WBC number 5 world contender, introducing Alex El Peque Santiago. Nervous po ako sa labang ito. Ano, I really don't feel good about this fight. Kasi ang tingin ko dito, kapag dumire-diretso ito, pwedeng late round stoppage eh, for Santiago eh. Tingin ko baka 9-10, pwedeng madali ni Santiago ito si Donaire. Ngayong linggo na magaganap ang inaabangang pukpukan sa pagitan ng Pinoy na si Nonito Donaire kontra sa isang Mexicano na si Alexandro Santiago. Marami sa atin ang nangangamba kung kakayanin pa ba ng 40 anyos ng si Nonito Donaire ang makipagsabayan sa mas bata at mas gutom na kalaban. At ang ilan nga sa mga prediksyon ng mga eksperto ay walang duda na delikado dito ang ating pambato. Coach, prediksyon daw mo kay Junjun Dura, Coach, Santiago. Knockout siya! Pero wala nga ba talagang pag-asa na manalo ang isang 40 anyos ng boksingero? At yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Salamat. Boxing. What has been the secret to your longevity? Life is creation. Your mind, what you perceive, you become. So for me, it doesn't matter when they say, oh, you're old already. For me, when I say I'm old, I'm old. And when I say I'm young, I'm going in there as a young man, younger than this guy, and I'm gonna go out there and take that belt and beat all that record. Sa haba na ng tinagal ng sports ng boxing, ay iba't ibang boksingero ang kinakalakihan natin. Mahirap din naman kasi na tumagal sa pagkikipaglaban dahil sa samot-saring rason, katulad ng mga injuries, pagkatalo, at syempre sa edad. Pero mayroong iilang boksingero ang nagawang malagpasan ang lahat ng yan upang manatili ng matagal dito sa sports na kanilang minahal. At ang ilan nga sa mga yan ay sila Big George Foreman, Bernard Hopkins, at siyempre walang iba kundi ang ating pambansang kamauna si Manny Pacquiao. Iilan lamang ang mga maalamat na pangalan na yan sa depinasyon ng mga matagumpay na boksingero na muling naging kampiyon nang tumuntong na sila sa edad na 40. Noong dekada 70 ay isa itong si Big George Foreman sa kinakatakutan noon sa heavyweight division. Ngunit nang matikman niya ang pait ng pagkatalo ay nagpasya na itong magretiro. Ngunit makalipas lang ang ilang dekada ay nagpasya siyang muling bumalik sa ibabaw ng lona kung saan ay dito siya nakagawa ng panibagong kasaysayan. Dahil sa kabila ng edad nito na 45 ay muli siyang nanalo ng isa pang pandaigdigang kampiyonato. Matapos niyang patulugin ang mas batang kampiyon at tinanghal ito bilang ang pinakamatandang boksingero na naging kampiyon sa mga panahon na yon. Pero hindi rin nagtagal ay meron pang isang boksingero ang nagawang lagpasan ang record na ito ni George Foreman. At ito ay walang iba kundi ang boksingerong si Bernard Hopkins kung saan ay nagawa niyang manalo ng isa pang pandaigdigang titulo sa edad nito na 46 years old. Ngunit kalaunan ay nagawa niyang basagin ang sarili nitong record nang muli siyang maging kampiyon sa edad nito na 49 na taong gulang. At panghuli ay hindi natin malilimutan ang nagawang kasaysayan ng ating kababayang si Pacman kung saan ay nagawa nito muling manalo ng isa pang pandaigdigang titulo sa edad niya na 40. Ito ay noong taong 2019 nang talunin niya ang mas bata at wala pang talo na kampiyon na si Kit One Time Thurman. Dito ay muling nakagawa ng panibagong kasaysayan si Pacman bilang ang the oldest welterweight world champion sa buong mundo. Ang pambihirang achievement na ito ng tatlong boksingero ay mahirap nang mapantayan. Kaya ang tanong ngayon ay kung magagawa rin ba nitong ating pambatong si Nonito Donaire ang muling magkampiyon sa edad niya ngayon na 40 anyos. Kamakailan lang ay nagawa niyang muling maging isang world champion sa edad na 38. Nang talunin niya ang undefeated na kampiyon na si Nordin Ubali para makuha nito ang WBC Bantamweight World Title. After he had
Ubali in trouble already, and there's that huge uppercut. 14 years ago, he beat Vic Darchinian. 10 years ago, he gave us knockout of the year against... Tunay ngang nakakamangha na kaya pa rin lumaban itong si Nonito sa kabila ng edad nito. Bagay na iilan na lamang ang nakagagawa. Gaya nila Manny, Hopkins at Foreman, ay tinataglay din itong si Nonito Donaire ang katangian na kailangan para manalo kontra sa mga mas bagitong boksingero. Una na nga dyan ang pagkakaroon nito ng resiliency o yung kakayahan na bumangon matapos makalasap ng isang mapait na kabiguan. At gaya nitong si Nonito Donaire, ay kilala rin ang mga boksingerong ito na nagtataglay ng malakas na kamao at kinakatakutan ng mga kalaban. At nang makaranas din ng pagkatalo ang mga ito, ay nagawa rin nilang tanggapin ang mapait na kabiguan at muling bumangon para muling maging isang kampiyon. Atin ngang nasaksiyan kung gaano kabagsik ang isang prime na Nonito Donaire, kung saan ay katakot-takot na panggugulpi ang ginawa niya sa mga kalaban niya. Noong unang tapak niya sa Bantamweight Division, ay nakakakilabot na knockout ang ginawa nito sa pambato ng Mexico para maagaw niya ang WBC at WBO na titulo. Noong nagpa siya na ito na umakyat na sa mas mataas na division, ay mistula itong malakas na bagyo na humagupit sa mga hari ng timbang ng Super Bantam. Una ay pinatumba niya ang maangas na kampiyon na si Wilfredo Vasquez. Kasunod niyan ay kanyang pinatumba at binasag ang panga ng higanting kampiyon na si Jeffrey Mitabula. Pagkatapos niyan ay kanyang pinagabang ang tinaguriang Speed King ng Japan. At ang mga laban nga na ito nitong si Nonito Donaire ay ang masasabi nating nasa prime pa siya ng kanyang karera. Dahil ang mga sumunod nitong pakikipagduelo ay tila ba naabot na nito ang pinakasagad ng kanyang kakayahan. Dahil sa sumunod niyang pakikipaglaban ay dito na niya natikman ang pinakamapait nito na pagkatalo, ang manakout ng kalabang boksingero. Dito ay akala ng marami na yun na ang katapusan ng karera nitong si Nonito Donaire. Kaya naman, kinakailangan na umano nito ang magretiro. Pero imbis na magmukmok ito dahil sa kabiguan na kanyang natamo, ay mas pinili nito na tanggapin ang kanyang mapait na pagkatalo. At muli nitong binuo ang kanyang pagkatao para maging isang mas magiting na boksingero. Kaya ngayon, ay binago na nito ang kanyang estilo. At para maging mas angkop sa edad nito, ay mas pinili niya na maging pasensyoso sa pagkikipaglaban. At gamit ang kanyang mahabang karanasan, ay nagagawa nito na gulangan ang mga mas batang kalaban. Hindi ba't ganito rin ang ginawa ng mga maalamat na kampiyon na ito? Gamit ang kanilang mga karanasan sa pagkikipaglaban, ay nagawa nilang utakan ang mga mas bagitong kalaban upang manalo sa laban. Ito nga ay ang mga kwento ng pagbangon na mula sa matinding pagsubok na naging pundasyon ngayon para sa makabagong henerasyon. Kaya naman, naniniwala pa rin ako na kaya pa rin manalo nitong ating pambato kontra dito sa mas batang leon ng Bantamweight Division. Pero kayo ba mga mam at mga sir, sino sa palagay ninyo ang mananalo? Mag-iwan lamang na inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!